Okay po mga dudes, ngayon po ay magluluto tayo ng sweet and sour pampano. Ayan po at pinrite ko na po or ipinrito ko na po ang ating pampano. Ayan po, hiniwa po natin. Half kilo po yan. Gagamit po tayo ng 5 cloves of garlic, 1 tablespoon na ginger, at 1 small size na white onion. Na-fry ko na rin po yung aking small size ng carrots, 1 small size ng patatas, at 1 small size na red bell pepper. Siyempre po, gagamit tayo ng paminta. Hoisin sauce po ang gagamitin natin, pero optional po ito. Pwedeng-pwede po yung ating regular na toyo, vinegar, ketchup, at gagamit po tayo ng sugar. Okay po, maya-maya lang ay sisimulan na natin. Napakabilis lang po nitong lutuin. Tama-tama po, ito po ang ating dinner ngayong gabi. Okay. Sasalang na po natin ang ating luya. One tablespoon na ginger cut into strips. Halo-halo lang po. Inuulit ko ito po ang ating dinner ngayong araw. Ayan, pasensya na po kayo sa ingay. Lagi ko po sinasabi, nasa tabing kalsada lang po ang ating kusina. Kaya iba't iba po ang ingay ang inyong maririnig. Okay, lagay na po natin yung ating bawang. Bawang or sibuyas. Yung pong iba, kanya-kanyang diskarte kung alin po yung mauuna. Okay. Ayan, ang ating sibuyas. Siyempre, gagamit po tayo dito ng tubig. Mabilis na lang po ito dahil naiprito na po natin yung ating pampano at yung ating patatas, carrots, at bell pepper. Okay, lagyan po natin ng mga 1 tablespoon lang po ng ketchup to color. Yan. Yan, pampapula lang po yan. Yung pong ating hoisin sauce. Inuulit ko, pwede po yung ating regular na toyo. 1 tablespoon po na ketchup at 1 tablespoon na hoisin sauce. Yan, sabay-sabay na po natin yan. Pinch of ground pepper. Mga 2 tablespoon po na suka. At 3/4 cup na tubig. Ayan. Hintayin po natin kumulo. Ayan po mga dudes, at nagkukuluan na. At dahil hindi po natin nilagyan ng asin yung isda, lalagyan po natin siya ngayon ng asin para po pampaalat. Inuulit ko ng alat po, lagi ko sinasabi, at ang tamis ay naaayon sa inyong panlasa. Okay. Lalagyan din po natin ng sugar. Mga 3 tablespoon po ng sugar para po balanse yung asim at tamis para sa ating sweet and sour pampano. Lalagyan po natin ng konting pampalasa.
Ayan. Hindi na po ako naglalagay ng palapot. Okay na po sa akin yan. Inaan lang po natin. Ayan. Sandali-sandali lang po yan. Ilalagay na po natin ang ating pampano. Hintayin po natin na makuluan. Balik-balik ta rin po natin para tumalap ang lasa doon sa ating isda. Ayan po, ang daan ng mga tricycle. Ayan. Tikman na po natin kung sakto na po yung tamis or yung asin at yung alat. Ayan, kung hindi po ay dagdagan natin. Kung po, dagdagan natin mga 1 tablespoon na sugar. Ayan, at sakto-sakto na po. Isang baliktad pa po. Lagyan na po natin yung ating gulay. Ayan. Ganyan lang po siya kabilis. Konting kulo na lang. At okay na ang ating sweet and sour pampano. Ayan po, at luto na ang ating sweet and sour pampano. Happy eating mga dudes! Mga dudes, ito na po ang ating sweet and sour pampano. Happy eating, mga dudes!